So yung na kukuha nating supply, dadumaan lang ng posistor. Yung switching ng relay, yung ito, so hindi siya nagko-contact. Kaya nagda-drop yung supply papunta dito. May content na siya sa tatlo. Si Patrick nahulog sa ginagawa. Siya happy na boxing. Ako na pagkakita. Sige, kaya ka ko. Naka-video yan? Okay lang hulog basta si tamang tao. Uy! Handa ka naman. Mapagod eh. Eto, dito tayo sa topic natin. Yung ginagawa nila kanina dito, yung error niya is P1. Ayun, no? Okay, so yung P1, common na board na lang dito. Yan. So, nag-i-start ang bahagya si compressor, tapos lalabas si P1. Okay. So, alam niyo yung sira. Hindi pa. Ayan, tuturo ko muna sa inyo para alam mo yung topic. Class, listen. Ang tutorial nyo, gabi. Gabi ang tutorial eh. Si Ibo sabi, niyayaya akong mag-inom. Hindi talaga makainom, nagbagong buhay. Sumibawa na. Shoutout mo naman yung girlfriend mo. Anong pangalan? Dali, batiin mo na. Pakilala ka na. Pakilala ka na, baka hindi ka kilala. Alam mo pangalan? Hindi na. Sige, pangalan. Alam pangalan? Ayaw mo ba? Ayaw mo makilala? Ganyan, baka maagaw pa ng iba. Bakit maagaw pa ni Tado? Ayan. Puta, luluko, karukuhan nyo. Ayan. Okay, itong board na ito. Ayan, mapapansin nyo. Nag-P1. Papatayin ko muna kasi P1. Ayan. So, pag nag-start si compressor, aandar siya ng bahagya, then mamamatay. So, kung i-analyze nyo yan, ganito lang yan. So, yung N, yung L, and dumaan ng coil. So, yan lang yung linya niya na line. So, meron siyang dinaanan na relay. Ayan. So, common na yan. Okay. So, relay. Ayan. Relay to ha. Lahat siyang ganyan ang design ng board. Okay. Dumaan ng relay. And doon sa taas ng relay, meron niyang naka-jump na posistor ang tawag dito ha. So ganyan ang loob noon. Posistor 'yan kung tawagin. Posistor or ano ba 'yon? Posistor. Nakalimutan ko 'yung tawag. Basta posistor ang tawag namin dito sa ano na 'yan. Okay, may resistance 'yan dito. Okay. So posistor. Tapos, dumiretso na siya dun sa diode. So, positive, negative DC. Ito yung AC. AC. Ayan. So, positive, negative. Positive, capacitor. Positive, negative.
Okay, so yung positive negative dumiretso na yan sa IPM. IPM. So yung isolated power supply, kaya nabubuhay niyo yung power supply. So nandito yung 5, 12, 15 volts. Dito siya kumuha ng supply na AC. Okay? AC. So nag-on siya dahil meron siyang positor. Yun. So pag hindi nag-on ang relay, kulang, nagda-drop yung supply papunta doon sa IPM. Ayan, ngayon, nasa nang sira? Okay, pakikita natin. Hello, Abby. Hindi mo babatiin yung... Ayaw eh, baka malaman eh. Ah, mga gawa nila ito eh. Mayroon na. Mayroon na mayroon doon. Ayaw mo, dali siya doon. Baka daw i-chat eh, no? Ayaw mo isa lang, hindi marami kakagaw. Subukan natin i-clip. So, susukatan natin yung supply. So, gabi na yung ginawa nila ngayon. Kasi galing sila sa install kanina. AC. Okay, sa AC tayo. Wait, sira na pala po. Sira ng tester ko ah. Buti pa kay Dado, may nag-donate sa akin. Walang nag-donate ng tester. Sabi ko, hindi, ginaklam ah. Naku, may hirap i-clip. Yun lang, hindi ko ma-clip. Yun. Isa-isa. Yun. So, naka-AC yung tester natin, ah. Ayan. Tataksa ko ngayon yung unit. Okay. So, yan. Pumasok, pumalo yung AC. Kita yan. Yan. So, yung DC, kasi isa yung tester na ginamit ko. Yan. 220. Ayan. So, antayin natin mag-start yung unit, ha? Ayan. So, ini-on ko. Monitor nyo yung tester kung babagsak ang supply. So, standby na lang tayo para makita nyo. Ma-focus natin ito para makita nila. Yun. Yung tester. So, ito yung pointer, ha? Medyo maliit yata. Medyo malabo, madilim sa camera. Ayan. So, nag-start yung compressor natin. Ayan. Naka-on ang yun, no? Okay. Bumagsak yung AC natin. And, namatay yung unit. Tingnan natin kung mag-start ulit. Ayun, nag-zero siya. Ito, yung pointer ng tester, ayan, oh. Hindi siya tutuloy. So, yan, bumagsak yung AC natin, oh. Yan. Ayan, so, hindi na nag-start ang unit. Ang error na lumabas, eto, si P1. Okay, so maliwanag na. Ngayon, ito, balikan nyo yung in-explain ko sa inyo. Ito yung test point natin ng tester na kinabitan ko. Okay, so makikita nyo, hindi namamatay yung power nung unit natin dahil doon sa positor na ginamit. So may resistance ito eh. PPC kung tawagin pala ito. PPC or positor. Positor kasi ang tawag namin dito eh. Sa iba PPC. So parehas lang naman siya. Okay. So nakikita nyo meron siyang supply dahil meron siyang positor or PPC. Dito dumadaan yung supply niyan. Yun. So ngayon, kung susupplyan niya ang IPM, eto,
Hindi niya kaya, so magdadrop yung ating PPC or posistor. Babagsak ang supply. Kaya yung AC natin dito na nasusukat, nakita nyo bumagsak yun. Oh. On and off. Ayan. Nakabagsak yung AC natin. Ito yung pointer natin. Oh. Yan, nakabagsak. So dapat 220 yan. Yan. Oh. Umagalaw. Hindi siya nagtutuloy. Okay. So yung ating relay, maaaring sa system nang galing. Pero kadalasan nasira niyan, ito yung relay. Ayan. Pero may shortcut method tayo dito. Yung tinuro natin noon, saka do sa video, yung mga noong nilabas namin, so yung sinasabi ko dito, pwede nating gamitan ng sabi ko nga, pinagbabawal na technique eh. Okay? So, pwede nyong i-jumper ito dahil dumaan naman to ng reactor eh. So, hindi ko na isama yung reactor dyan. May reactor siya. So, shortcut method ko lang or shortcut ko lang yung diagram natin. Pwede nyong i-jump ito. Yan. I-short nyo. Kasi dumaan naman niya ng fuse. May dinaanan niyang fuse. May dinaanan ng reactor. So, pwede nyong i-directa ito. Dahil papasok lang yan dito sa AC. Ngayon, kung may shorted dyan, puputokin niya yung fuse. Okay, so hindi naman pumutok ang fuse. Nag-on. Napapandar niya ang compressor. So, ibinadrop lang ng IPM dahil hindi niya kaya yung current na pumapasok. Okay? So, ayan. Shortcut method natin, ha. So, naka-P1 ang unit natin, ha. Eto. Okay? So, papatayin ko muna. Nasaan na yung pang-jumper natin? Ito. So, ito yung relay na ginaganon ko doon sa video natin. Ito ha, yung explain ko na relay. Ito yan. Yung nagdadrop na supply. Yung posistor, ito yan. Ito yung posistor. So, yung nakukuha nating supply, dumaan lang ng posistor. Yung switching ng relay, yung ito, so, hindi siya nagko-contact. Kaya nagda-drop yung supply papunta dito. So, ang gawin natin, yung shortcut method, para lang ma-check natin kung aandar siya ng diretso, pwede naman nating palitan na yung relay. Pero kung katulad niya, nasa service tayo, hindi natin mabunot yung relay, so, pwede yung shortcut method muna. Kung sabi nga natin, ipinagbabawal na technique. Pero kung hindi nyo kabisado, kaya in-explain ko ito, kung hindi nyo kabisado, huwag nyo jajumperan. Okay? So, katulad nitong modelo na ito, pwede siya. Makikita nyo naman yung design ng board. Okay? So, i-on muna natin ulit si unit. Sige, tsaka na. Okay lang yan. Yun. So, pasok na kagad yung 220 natin. Ah. So, nawala na yung nagda-drop kasi dinirect na natin yung relay. Paki-on mo, boss Dado. Beep. Yan. So, nag-on na. So, makikita nyo, naka-sta, ayun, oh, nagbi-blinking na siya. Pag pumutok, layo tayo at sasabog dyan. Paala na yung cameraman dyan, sabukan. Kayari pa ako. Hindi na lumapit ka, paano makikita yun? Hindi, huwag ka makalala, hindi yan prank. Totoo yan, seryoso tayo dyan. Pamaya, ma-surprise ako eh. Ayan. So, aantayin natin kung aandar. O puputok. Kung maka nang flank tester, Dado. Para makita natin kung aandar. Ayan. So, nag-on na yung unit natin. Nag-on na yung unit natin. Tingnan nyo, hindi nagdadrop ang supply natin. Para magkapit kong Dado. Ayan. Dito, sa blue and black. Boom! Ayan. So, pakita mo naman si Boss Dado. Babagong gupit. Ayan. Yan si Boss Dado ngayon. Halagang 50 ang gupit. Parang action star, ha? Ayan. Okay, so yun. Monitor niya yung amperahe. Ayan. So, ang ampere na nakuha natin is... Ilan yan? 3.3. So, nagra-run ng compressor natin.
Ayan. Okay, so nagra-run, huwag nyo na lang ito gagayahin ha. Kung hindi nyo kabisado, bubunutin ko yung jumper. Yun. So namatay ang unit natin, bumagsak yung supply. Yun oh, nag-on, bumagsak. Ayun. Okay, so huli na natin ang problema. Palitan nyo muna yung relay. Mas may tanong lang. Sige, ano? Pwede ba pang matagal siya ng ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Ah, okay. Pantes. Kasi kaya nilagay yun doon, may gamit. Lahat ng part ng electronic, kaya nilagay dyan, ibig sabihin, may purpose, may gamit. Hindi siya pa pwede. Okay. So lahat, ibabalik nyo sa original. Kung hindi man, yung katulad nga yun, pang testing lang. Pinagbabawal na technique para lang ma-identify nyo kung nasa ng problema. Okay, so maliwanag na tayo dito. Palitan nyo muna yung relay. Meron akong relay doon sa lamesa na isa. Okay, so lipat ka dito sa lamesa. Kalasin nyo muna. Patay nyo muna yung power. Kasama na ako dyan. Eh, nagiinom ako eh. Partida yan ha. Ano naman? Ay, nuts! May gusto nga ka muna? Ha? Lasing ko na ba? Di ba? Ayan, so yun, ang focus mo, wag na ako. Akala ko ikaw eh. Ayan, si Patrick ang gagawa ngayon ng unit. Si Boss Dado kasi alam na yan eh. Kinatawanan na lang tayo ni Boss Dado eh. Actually, si Boss Dado ay nakapag-home service na. Ayun, may dala na siyang board. Racket nila nung tatay. Aran dyan. Yung malaki? Dala-dala mo yan kanina. Ang laki niya na. Grabe, chinaga mo. Nakabike ka lang. Yan, nakabike siya kanina. Nag-home service. Nag-pull out ng board. Pero racket nila yon. Eh, sa akin naman, bigil ako ng isang case na San Miglite. Okay na. Kalita bagay. Napalaki pala. Isang case eh. Hey sir, sasobrahan natin yung singil para sa'yo. Wag! Sakto lang. Sakto lang, kaya karasin mo. Tapos tanggalin mo yung relay. Dito ako, nakamakita ka lang, nagiginom talaga ako. Maliwanag naman pala eh. Ayan, so si Patrick, pagkatapos galing sila sa install kanina, kaya gabi na nag-troubleshoot. Ayan, so actual na yan ginagawa nila. So, ituri natin, tapos mag-actual sila. Yun, so marunong ng... Alam mo, pinakamaganda dyan, straw gamitin mo. Inita mo, tapos higupin mo. Pwede, sir. Yun. Si Boss Abby, kuhanan mo naman pa side view para yan, ayan. So, ano natin si Boss Patrick? Ito ang problema kay Boss Abby. Pag nakita yan sa video, magkakajowa na naman yan. Ay, lako tayo. Yan. Dadagdagan. Madadagdagan yung sinusustendo pala. Yung pala yun. Ang alay mo. Kaya pala pansin ko, ano eh, dalawang ano mo eh, niraracket mo sa isang araw eh. Hinahati mo yung katawan mo sa dalawa. Hirap maging pogi, ma'am eh. Oo, nga, no? Kahit naka-vaccine, tuloy pa rin trabaho. Yan, so may mga vaccine na naman po itong mga ito. Si Dado na lang ang wala. May vaccine ka na, Da? Wala pa ako. Ah, sige, babaksinan kita mamaya. si Patrick at saka si Boss Abby, may vaccine na itong mga to. Kaya, okay na bang di nakamas pag may vaccine? Pero sila naman magkakasama, magkakaututan di lang yan, magkakatabi rin pagkagabi. Kaya hindi na sila nakamas. Magkakayakap sa gabi. Ayan. So, i-check mo ngayon yung relay. Ganito, ituturo ko sa inyo yung relay. Tingnan kung basahin yung buburahin ko itong diagram natin. Ayan. Tama tayong laki, boy. Kaya sa mga pas. Ayan. Ayan.
Matunog. Juwa. Abi, di ka nag-report ha. Ah. Yung relay, napakasimple lang ng relay. Ayan ha, relay. Okay. So may dalawang terminal coil. Yung nasa loob, switch. Okay. So ang relay natin, 0, 12 volts DC. So yun lang ha, ito lang. 0, 12 volts. So kunin mo yan, supply mo ng 12 volts para ma-check mo kung magsuswitch. Ito. Yung pinaka-red coin niya, boss. Ah, tingnan mo, meron sign yan. Makikita niyo yan dito, may sign na ganito. O, yan, o. Mm. Okay, so yun ang coil. Yan naman, walang problema kahit magkabaliktad kayo. Kasi hindi naman ano yan, eh. So, yung paraan lang ng pag-check. Yun, saksak mo yung 12 volts mo. Boom. Yan, tapos titesterin mo yung dalawang terminal na to. Dapat magkukaroon siya ng contact kapag ka pinasukan mo ng 12 volts. Ayan. Resistance. Okay. Ayan, so sa resistance ka, yung dalawang terminal, ito, yung sa drawing ko. Wala. Oh, wala. Okay, so meron ako isang relay dyan. Ito, pagkakaparehas lang naman yan. Kung gumamit ka ng ganitong relay, katulad nito, wala yung nasa ibabaw, parehas din siya. Kasi ang ginagamit naman dyan, yung dalawa lang na switch. So ito lang kasi, ang pagkakaiba nito, may pantest ng boss. Meron siya sa ibabaw na terminal. So wala naman itong pinaggamitan. Okay, so ganitong brand lang ng relay. So, parehas siyang relay, parehas din ang gamit, ang pagkakaiba lang, brand, kaya meron siya nito. Okay. So, doon naman sa board na ito, katulad ng binaklas nyo, pwede kayong gumamit nito. Kasi hindi naman ginagamit yung terminal sa ibabaw. So, ito yung sample na relay. I-try mo para makita mo. Supplyan mo yung coil. So, ito, confirm natin na defective. Yan. So, dahil walang resistance. Nakasaksak yan. Okay. Yun, nakita mo na, natinig mo na. Pumitik. Okay, ngayon, sukatan mo ngayon yung dalawang terminal. Yan. Ayun, meron. O, yan o. Okay, so meron siya. O, testing mo ulit itong isa, yung defective. Yan, ulitin mo. Okay. Yan. Okay, testerin mo yung dalawang terminal. So, wala. Patay. So, ibig sabihin, hindi nagsuswitch. So, hindi na nagkukontak. Kasi may contact yan eh. Pag nilagay mo yung supply, papalo yan doon. Papalo ito pagpunta doon. So, magkakaroon ng contact itong dalawa. Parang open na yung open. Ngayon, maaaring pumapalo siya. Pero hindi na lumalapat yung contact point. Ayun. Okay, so ulitin mo ulit yung isa. Yun. Oh. Diba? Oh, yun. Oh, yan ay kabit mo. Pwede yan. Sir, may ano din ba ito? Value-value? May value yan. Nakikita nyo kung ilang ampere. Katulad nito, 20. Ano nakasulat dito sa isa? So, walang nakalagay, pero ang standard 12 volts, 30 ampere. O, 20 ampere din to, yun, no? Kagbibili okay. Ka, sir. Ito lang nasabihin. 20 ampere din ito. So, pareha siya 20. Pero kung may makukuha kayong 30 na ganito, pero kadalasan yan is 20. So, minsan, ang ginagamit ko kapag naninira ng relay, yung 12 volts na sa auto supply. Yun, kasi 30 ampere yun. Gina-jumper lang yung wire. Ayan, ayan, ikabit mo. Parehas din ang paa yan. So, mapapansin nyo, magkakaiba lang siya. Pero doon sa paa, magkaparehas siya. Ayan, ah. Ng layo. Ito. Oh. Pasok yan dyan. Tapos.
Yan, kita mo yung technique. Technique na natutunan mo. Pagbabawal, boss. Yan. Okay, so ikinakabit niya yung relay. Magkakaroon tayo ng bahagyang cut siguro doon sa video, pero kasi insufficient na yata yung ating memory. Okay, masyadong mahaba kasi yung video. So kinabit lang nila yung relay. Yun. Dapat nagmaska kasi yung usok ng LED. Mayinis. Oo. Medyo. Pero ano naman yan mababa na ang content ng LED. After 20 years. 60-40 na yan. After 20 years. Dumararam pa yan. Medyo matagal-tagal. Okay. Nanginginig pa kamay mo ah. Palubos eh. Yan. So okay na. Ayan. So sila yung tatlo na gumagawa. Dalawa ang watcher. Ayan, ayan. Supervisor. Ayan. So ikabit nyo na doon sa unit. Tingnan nyo kung okay na yung hinang. Double check mo yung hinang kung maayos. Ayan. Okay. So importante, maidikit nyo ito ng ayos dito sa heatsink ka. Ayan. Para hindi sumasabo. Okay. So lagay mo maayos yung tornilyo. Iikot mo muna ng bahagya. Tapos, ito kaya ganito yung ginagamit ko kasi napanghigpit. Para pareha siya. So nilalagay ko lang sa 3. Kapag tumunog na ganito, sabihin na higpit na. Kaya pareha sila ng higpit. Ayan. A few moments later. Bakit lumayo ka, Abby? Baka mayroon kong na-discover ba niya? Double check niyo lang yung... Ayun, ito kapisado na ni Dado yan. Papaturo ako kay Mix Dado. Mix Dado pa. Ayun, si Dado medyo sanay na yan. Na unawaan na yung mga wiring. Kaya, ayan. Sensor. So yung sensor. So yun yung ginagamit namin pan-testing na unit. Yan, okay na. Ang pan. Pan, motor. Boom. Okay, so try nating isaksak. Okay, so i-plug nyo na. Dalawa kaming porno. Okay. Oh, yan ah. So pag may nag-request na magpaahit si Dado, sabihin ko magpaahit. Wala pa. Ang request nila magpagupit daw. So nagpagupit naman, halaga 50. Kinulang na 10 eh. Wala tuloy. Yan. Okay, susukatan nyo ng ampere mamaya kung aandar. Oh. Yan, so nakaran yung unit natin. Ito yung standby na power. Oh. Yan, nagdi-blinking. So, antayin nyo mag-run kung na-under na. Okay, so hindi ko nakakat yung video. Tuloy-tuloy na to ha para makita nyo na mag-run. Ayan, nag-run na. Ayan, makikita nyo yung ampere. So, sa ampere na lang ang tingnan nyo ha, yung clamp tester natin. Ayan. So, ma-under na ang compressor niya. Ayan, so nagra-run na. Okay na, successful na siya. Okay, so hindi na tayo nag jumper. So ako na dadu dyan. Okay. Ayan. So nagra-run na yung ating compressor. Ayan o, pumalo na siya sa 3.2 ampere. Hindi na rin namamatay yung unit natin. So ang naging salarin lang yung isang relay natin. So lumalabas sa P1, minsan nag-E1 error dahil namamatay yung unit. So kapag namatay ang unit, mag-error tayo ng E1. Pero sa ganito kasi, hindi siya nagda-drop ng diretso.
nagkakasupply pa siya, kaya ang lumalabas sa kanya P1 dahil hindi niya na itutuloy yung under ng compressor. Ayan. So okay na tayo. Ayan. Nag-run na. Okay na. Ayan. Ayos. Okay, shotan mo na lang tong tatlong bata natin kasi naunang mag-shot eh. Shot ng sandig light eh. Okay, so okay na yung unit natin. Okay, okay serve na lang. Shoutout pa kayo mga boss. Yan, baka mag-shoutout kayo. Mag-shoutout na kayo. Shoutout ko nga pala si Ramel Rosario at saka si Laika at Ursal. Sino yun? Last week ka pala. Wow! Say hi! Ikaw, Patrick. Wala sir, parang nangyayin ako sir eh. Diba sabi, jawa mo? Yung totoong jawa. Yung totoo. Totoo na yun? Ah, totoo na yun. Ano pangalan? Ano pangalan? Arlene ba ka? Ha? Alam niya? Alam niya? Arlene, Arlene? Alam mo ang apelido? Alam mo ang apelido? Arlene Brogesa. Wow! Kaway-kaway dyan! Parang hindi naman yan yung pinakilala mo sa amin. Ba't iba yung nasa FB? Yeah, Rita. Oh, sige na, okay na. Haba na yung video natin. Okay na. Ayos na. Okay. Okay.